ibinida ni si Apolinario de la Cruz, a.k.a. Hermano Polet. Paano nangyari ito? Sa isang daan, karamihan sa mga kasapi nito ay mga magsasaka at naging atratibo sa relihiyong Espanyol na madalas mang api sa kanila. Mula sa headquarters nito sa bundok Panahaw, nagkaroon sila ng malawak na kasapian sa Tayabas, Laguna at Batangas. Sa paglakas na damahan, napaningin ng mga Espanyol sa kabila ng paglilingi na kilalanin ng pamahalaan at simbahan ang kanyang kasapian. Katulong ng Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas sa si Domingo Rojas, ang nagsasag ng Rojas Sicilia. Sila ni Pole ang dalawa sa unang nagsuro ng nasyonalismo sa Pilipinas, nauna pa kay Rizal. Pero marami pa tayong hindi nalaman sa buhay ni Hermano Pole. Ng kanyang pagkakuyan. Tagalay, yaring buhay, nating taglay. Compradeya de San Jose. Buhay ating iaalay hanggang tayo'y magtagumpay. Noong 18th siglo ng kasaysayan ng ating bayan, noong panahon na nagkahari ang mga dayuhang Kastila, isang magiting na Pilipino ang isinilang sa bayan ng Lukban, Tayabas, na ngayon ay lalawigan ng Quezon. Siya si Apolinario de la Cruz, na higit na kilala sa tawag na Hermano Pule. Si Apolinario de la Cruz ay anak ng magbubukid na Pablo de la Cruz at Juana Andres ng Sitio Pandac, Lukban. Pinanganak si Pule sa panahong nagmamalupit ang mga dayuhang mananako. 25 hagupit para sa bawat araw na hindi makapagsimba ang isang indio. 10 bato galing sa linang ang dinadala sa pagpapatayo ng simbahan araw-araw. Ipinapaniwala sa tao na ang takot sa utos ng praile ay pagkatakot sa Diyos at ang pagsunod sa utos ng simbahan ay tiyak na kaligtasan sa langit. Dito sa lupa, para lang nasa langit. Para lang nasa langit. At huwag mo kami hitayin tulad sa susa. Pinangarap ni Pablo at Juana na balang araw ay magiging isang pare ang kanilang anak. Isang paring Pilipino na uunawa sa kalagayan ng mga magbubukid. Ngunit nang binata na si Pule, ang pangarap na ito ay nabigo. Ano ang sadya mo, iyo? Nais ko pong maging pare. Maging pare! At sadya mo, iyo, ay para maging pare? Sa akin, mana Indio, hindi pwede maging pare. Bagamat naging mabigat sa kalooban ang pagkabigo,
Naisip ni Puli na may iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya't nagtungo siya sa Maynila. Nagsilbing donado sa ospital ng San Juan de Dios. Mula sa halamang gamot, pinagaling ang mga matatandang may karamdaman at nagtungo sa malalayong linang o bukirin na ayaw puntahan ng mga prayle. At doon, namulat siya sa tunay na kalagayan ng kapwa magbubukid. Ibinahagi niya ang magandang balita na ang Diyos ay Diyos ng lahat at hindi ng dayuhan lamang. Kasama ang 19 na pinagkakatiwalaan, itinatag ng binatang si Hermano Puli sa Mahayhay Lukban ang Cofradia de San Jose. Katarungan ng panlipunan, freedom of religion o malayang pananampalataya. Ang katarungan ng panlipunan tungo sa pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa atin. Upang may sakatuparan ang layuning pagkakapatiran at pagkakapantay-pantay, ang kasapian ng Cofradia ay nanirahan sa bundok ng San Cristobal sa tabi ng bundok Banahaw. Na doon ay magkasama ang Kristyanismong pamaraan at saka yung San Pagano. At sa panata, sa pagsunod sa adika, wag uurong at tasama ang isip sa ninanasa, kalwalhati ay makami. You harvest your rice, mm-hmm. and then you own the land. You own the land, kanon. Share your share everything harvest, within the community. The harvest, kanon. And if come to think of it, that's what Hermano Puli did, ano, in his own little way, kanon yung ano. And what we now call the New Jerusalem. And if you look at our contemporary struggle din naman ng mga peasants na yun. Ganun din, no? Yeah. You have leaders who want to have, who want people to live harmoniously. Ganun. The idea of agrarian reform is simple. Handa ba ang ating mga kawal? Si Senyor Gobernador, lagi po nakahanda ang ating mga kawal. Madaling sugpuin ang mga Indios na yan na walang pinag-aralan. Ihanay mo ang ating mga tauhan dito at pagpasok ng Persa ni Ortega ay sabay-sabay tayong tumayo at sibatin ang ating mga kalaban. Minaliit ni Ortega ang puwersa ng Cofradia. Nagdala lamang ang general ng 50 kawal at nilusob ang pamayanan ng Cofradia sa sitio ng Usiwan, Tayabas. Dahil sa pagkakahuli sa gobernador-general ng Tayabas na si Gobernador Ortega, nagkaroon ng lakas ng loob ang Cofradia na lusubin ang sentrong bayan ng Tayabas. Kanilang nasakop ang munisipyo, mas malakas na puwersa sapagkat kung ilang libong mga sundalo at mga gwardiya sibil ang mga kasama ni General Huet. Mga kapatid, panahon na upang ipagtanggol ang ating Cofradia. Ipakita natin sa mga Kastila na hindi na tayo papayag mapapi. Ipagtanggol natin ng karapatan ng mga Pilipino at tayo umasang tutulungan tayo ng Diyos sa langit. Tayo! Simon! Noong mga Nobyembre, yun ay Nobyembre 2 na si hulihin doon. Dahulo ay inilagay sa toles ng dulo ng sibat na kawayan at pagkatapos ay itinusok at doon sa may tapat ng kanyang tirahan sa Lukban. Doon kasi mula ng himagsikan mula ng itong patuan hanggang 1896. Dahil sa inyo sa katutunan, sabi nga ng mga historian, eh halos kahagod ng pamarahan ni Hermano Puli. Therefore, the 8 rays of the sun should not be 8, it should be 10. The 9th should be the Muslim provinces. And Tayabas, which revolted more than 40 years before Aguinaldo raised the flag on June 12, 1898. Yan ang dalit ni Hermano Puli, ang bawat mamamayang Pilipino na nagnais makamit ang tunay na kasarilan at ang tunay na kalayaan. Ako si Tommy Abuel,
bayan ng Lukban, lalawigan ng Quezon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pinakita sa atin ng pag-aalsa ni Hermano Pulit. Hindi naturo ang mga Pilipino sa dilim ng 333 years na pananak ng mga Espanyol. Kumapit sa may kapal upang ipaglaban ang ating bayan.